Oy, oy! Doon ka na sa kabila. Ako na dyan. Tutulong ako. Tay, magpahinga na lang po kayo. Patapos na rin kami, kami na po bahala. Hindi, tutulong ako para matulungan matanggal yung malas. Akinan. Sige na. Ay, oh, kinagagalit ni tatay. Upo na lang sa mga ginagawa niyo. Ako yung inutil kasi. Tapos na, Nay. Hindi na tayo papasukin ng mga pusa dito. Buti naman. Tay. O, dahan-dahan. Ayos, tara. Kuya. Tara na, pasok na rin tayo eh. Tara. Uy, uminom muna kayo. O nga, nag-ready si nanay o. Mahuli na kami. Tara na, bayaw. O, mahal. Yung, ito. Umuwi ka kagad. Oh, bakit ganyan naman yung mukha mo? Nakita ko itim na pusa eh, nakatingin sa akin. Malamang yung ulam natin galunggong. Siguro naamoy niya lang yun. Siguro nga. Tsaka huwag ka maniwala dyan sa mga malas-malas na yan, ha? Ang totoong mamalasin kapag hindi ka umuwi sa akin mamayang gabi. Gabi. Ikaw talaga. Alam mo namang ikaw lang, sapat na dito. Paano? Wala na kami. Bayaw! Tara! Sige na, sige na. Oh, ingat ka! Oh, mag-ingat, mag-ingat! Ingat ka! Ingat, mahal! I love you! Bad trip talaga kanina. Daming pinapagawa sa construction. Ito na yata yung maalas na sinasabi ni Nanay Corazon eh. Maalas sa trabaho. Huwag na isipin niyo, Kuya. Ganun talaga si Nanay. Mapamahiin talaga eh. Ano yan? Si Charito na ba yan? Hindi, yung kliyente sa subdivision, nagpapagawa ng tubo nila, emergency daw. Swerte mo talaga sa trabaho. Buti ka pa, ang dami mong racket. Kaya nga, hindi ako naniniwala dyan sa malas na pusa na yan. Tinan mo, may trabaho ko ngayon. Kuya, pakisabi lang sa bahay, malilit ako na uwi, ha? Oh, sige, bayo. Basta mag-iingat ka. Sige, sige, ingat ka rin. Ming, ha? Takutin mo pa ako, ha? Uy, pare. Ganun ang cellphone mo, ha? Mukhang bago tala. Hindi. Lumang-luma na nga ito, eh. Sira na. Luma na pala, eh. Hindi ka na lang. Bumili ka na lang ng bago. Ano, pare? Ha? Pare, huwag naman. Ano? Pare! Ano? Tara, iwan na lang! Tara, iwan na lang! Tara, tara, tol, tol! Madalas sabihin ng mga matatanda, wala naman daw mawawala kung maniniwala sa pamahiin. Pero ano nga kaya ang misteryo sa likod ng itim na pusa na nakikita ni Corazon? May koneksyon nga ba talaga ang pusa sa mga kamalasang dumating sa kanila? Unang-una po, nakikiramay po ako sa inyong pamilya. Kamusta po kayo ngayon? Wala naman akong trabaho. Si nanay ko lang po yung sumusuporta sa amin. Ano pang nararamdaman nyo pag nakakakita po kayo ng pusang itim? Malas yung pusang itim. Pero pinapasagot ko na lang mga ano, kung ano man yun. Para maliwanagan ang pamilya ni Charito, inilapit namin ang kanilang sitwasyon sa sikat na paranormal expert na si Ed Caluwag. So ang may papayo ko lang, maaaring ito mga nagkataon lang at kinakamit mo lang kasi natapat na may nangyaring hindi maganda sa'yo after kang nakakita ng pusang itim. Huwag nating iyasa yung ating kapalaran sa anumang pamahiin na wala naman tayong malinaw na basihan. At para naman tulungan si Charito na iproseso ang mga pinagdaan ng trahedya, ipinakausap namin sila sa isang psychiatrist. Dumadaan sila pa rin sa continuously yung grieving process. Part of coping din kasi yun eh. Pag may nangyaring masama, no, la accident or death, sometimes wala tayong control doon. So mag-iisip tayo. So in-attribute para mas make sense natin ang mga pangyayari.
Dahil sa sunod-sunod na trahedya, tuluyan na ring bumagsak ang buhay ng pamilya ni na Charito.